Ayo, what's good? Ito nga pala si Negatibo from Sinister Music, Marshall Camp Records, Tuesday Troop Konektado. And syempre, big shoutout sa FUBU Manila, sa Whip Caps, sa VLC, Batos Locos Clothing, saka syempre sa Daddy's Vape Shop. Ayan. At ito nga pala ang Behind Bars. And syempre, shoutouts din sa Temple Street, ayan, Tagline Hood. So, naglabas ang Salbakuta ng isang track featuring kasama nila si Padlock. At ang title nito is Xmas Carmaling. Ayan, so usually Xmas Caroling. So, pakinggan natin kung Xmas song itong nilabas ng Salbakuta. Medyo na-intrigaw doon sa Carmaling. Ayan, tuloy natin. Let's do this. Okay, so sa umpisa pa lang, alam na natin hindi Christmas song to. Okay? So, this ito, this. This track to. Ngayon, malino sa akin siguro kaya Carmaling, ayan, kasi karma na ikinonekta sa word na caroling, ayan. So, pahinga natin. Mga hastas, puro kasi angas ang mga ungas. At kayong pasto, magbago na kayo. Hindi na ugali, pati mukha nyo. Isa kasi kayo sa mga puweta na peke. Nakarunin mukha ng BTS, magparitake. Hindi na bago sa amin ang galaw ang manalupin. Pag nanakot, tinanin, karma ang ani. Iba naman kasi ang hiniram. Dang, kinuha ng walang paalam. Damn, meron karma pa. Woo! Okay, so ayun. Nandun na yung mga keywords. Alam natin sino yung binibira doon. Si Skastakli, saka si Flo G. Ayan, nabanggit yung BTS. Iba yung pagnanakaw sa ng hiram. Ayan, siguro ang tinutukoy niya dito is yung concept nung song, yung flow. Kasi yun yung naging issue ng mga nakaraang linggo or last month. Ayan. Nandun din yung mga keywords na deng. Ayan, which is yun yung song ng BTS na sinasabi na ginaya daw ni Flo G at saka ni Skastakli. Tapos yung them. Ayan, so nabanggit din yung word na yun redundantly dun sa version naman ng song nila Skastakli at saka ni Flo G na ginamit nila as a promotion for a clothing brand. Ayan. Tuloy natin. Okay, so laki ng bill sa ospital. Parang ang tingin kong tingin ko lang sa opinion ko, parang ang pinapatamaan dito is si Lil Coli. Kasi siya lang naman yung nagkaroon ng incident na most recent lang nangyari na na-hospital siya and medyo may kamahalan yung naging bill niya sa hospital due to ayun, appendicitis. Ayan. So, ayan, good thing. Ayan, okay na si Lil Coli ngayon. It's nice to hear that. Kasi isa rin sa mga kapatid natin sa industriya. And hindi rin naging biro yung kanyang naging kalagayan nun. So, siya lang naman yung medyo na ano kung medyo associated dito. Kasi si OG Won sumama sa diss track ni Smuglas. And si Lil Coli ang taong nasa likod ng mga ideas ni OG1. Ayan. So, yun lang ang naisip ko.
na pinapatamaan doon sa parting bill ng ospital. Kung may kilala kayong iba na related din sa naganap, sa nagaganap na rap game, pa-i-comment na lang sa baba. Tuloy natin. Kaya kang ayos namin, lahat ay kinakarmati nyo ba na pa-usin? Kaya kung haters na pero ayaw tamahin, malahimik ako kaya mong ma-Christmas Carmaling. Balibalita, may bumenga, tenka, nag-deliver ang saliga. Imbis na dumiga, siya na pa, oh no, talo, score ng hurado, 5-0. Kakasatol, sa mga katolos. Ayan, dumiga, saliga, nag-reference, napa-oh no, ang resulta, ayun, talo, 5-0. Para sa akin, malinaw na pinapahapewan dito ni Jyoti sa parting to ay si Numerus. Ayan, kasi yung last battle ni Numerus laban kay Goryong Talas is nag-reference ng Ghetto Dog reference si Numerus. At ang nanaig sa duelo na yon ay si Goryong Talas. Ayan, at 5-0 yung votes ng judges. Ayan. Tuloy natin. Sige ko hold, step up, sige ka hold, nagabot sa rap game. Huli ka na to, hindi ka kasali sa history, sana ba all, Viven! Okay, so yung OL rhyme scheme ni Jyoti nandun. Usay din ng pagkaka-deliver nun. And ayun nga, sinasabi nyo is parang naghahabol daw sa rap game. Naghahabol sa Sige Kahol. Kaso di ra umabot, sana ba all. Viven, nognog, sige, nakaw, kanta, hindi, bile. Kami, bayad, kanta, kaya walang habang sise. Nognog, bibe. Nakaw daw kanta, sila daw bayad. Ayan. So ang sinasabi dito ni Jyoti is balik ulit dun sa issue ni Flo G sa Anias Castacli, ayun, about dun sa sinasabing plagiarism daw ng song ng BTS. Ayan. And sinasabi dito ni Jyoti na parang pinapangunahan na niya yung rebuttal eh, na parang paano ko sabihin na, eh, stupid love ba? Hindi rin galing sa iba? Or original din ba? So dito, pinangunahan ni Jyoti na ang stupid love is may maayos na business talks between sa kanila na gagawa ng revival and sa original na gumawa, which is binayaran nila yung rights para gawan ng version nila yon ng rendition or revival. Tuloy natin. Making hip-hop, dalawang copycat, can't rap, can't sing, kung walang K-pop. Begging rap, begging king, begging turtle, lahat walang peke, may peke pang tupa. Lahat ng mayabang, ayaw sa amin, lahat ay kinakarma, di nyo ba napapansin? Kaya kung haters na pero ayaw karmahin, malahimik ako, ayaw mo ma Christmas Carmaling. Ayan, X, Tondo, X, ayan, Oblo, ayan. So, alam natin kung sino yung dinidiin doon ni Madkila, which is yung X Battalion. Ayan. It's very evident naman. Tuloy natin. Okay, so sinasabi doon ni Madkila is
tamod pa lang daw sila yung mga kalaban, yung mga kalaban ng Tunggalo is imperyo na ang Tunggalo Records, which is true naman. Wala namang nagte-take away nun. And it's very evident naman, it's very clear na Tunggalo ang pinakaunang rap label ayan sa Pilipinas. Ayan. Tuloy natin. Here's a real deal, para sa'yo will magbago ka na because tama is real. Oh, you the rules, alam mo courageous. Masyado ka pa famous na nabidelirious. Isa ka na rin famous, sobrang ka ferocious. Huwag ka masyado, feeling genuine. Malik sa'yo kay Nana, a.k.a. Chris. Sobrang manami, mamero ka matindi. Wish na marami ang ulami mong di. Panangyari lang ay mapapaparty. Na nasuso na loko na o paano na. Mapatungo sa kapwa, mapapubaba. Ang anong toshi yun ang Xmas Carmaling. Yun o, lakas ng ulan sa labas. Bagyong Rolly, ikaw ba yan? Okay, so yun ang Xmas Carmaling ng Salbakuta featuring Padlock. Ayan. So ngayon, sa chorus, tumira ng hook part ay si Padlock. Unahin ko muna yung point of view ko sa beat. Actually, nagustuhan ko yung beat. Very bouncy. At yung mga elements na ginamit is, alam mo yon, Under the Shades of Slim Shady. Ayan, parang Slim Shady type of rap beat yung ginamit. So, ayun. Natuwa ako sa pagkaka produce nung beat. Ayan. Medyo matagal-tagal na rin talaga ang hindi nakakarating ng old school Slim Shady type na rap beat. Ayan. Na ginagamit ng mga artist ngayon. Pagdating naman sa hook part, ayun, na sinasabi ni Padlock na lahat ng kumakalaban sa Tunggalo is kinakarma. Ayan. So, sa verses naman, Charlie Mack surprised me. Ayan. Nandun yung mga multis niya. Meron din siya mga wordplay. Ayun, yung dang, yung damn. Nagmumultis din dito si Charlie Mack. Kay Madkila, as always. Ayun, maririnig mo yung consistency nung mga bitawan niya. Nandun pa rin talaga yung trademark niya na bouncy, then pipitik siya ng konting double time, then bouncy ulit. Tsaka yung voice niya, ayan, isa yan sa mga arsenals, na mabisang arsenal niya pagdating sa diss tracks. And ayun, kay Joti, ayun sa verse ni Joti, ayun, pinatamaan si Numerous, ex-battalion, si Madkila, pinatamaan niyang ex-battalion, si Skastakli, kay Charlie Mack, ayun, nabanggit din niya yung issue ni Plogy doon sa kaniya, Skastakli, and ayun nga, yung sa bill ng ospital, which is wala naman ang ibang maisip kundi si Lil Coli. So, nandun pa rin talaga yung trademark ng Tunggalo, which is clowning. Ayan, yung tangingin ko, yung mga punchlines, nandun din.
direct to the point na atake. And also, ayun, yung clowning nag-jive well dun sa Slim Shady type beat na ginamit. Props sa nag-produce nung beat, which is sa tingin ko si Joti ang nag-produce na ito. Kasi isa rin magaling na beat producer yan. So ayun, nagustuhan ko yung diss track, naaliw ako. At kung iraranking ko or irerating ko itong diss track na to, I'll give this diss track 5 mics. Ayan, 5 mics. So, ayun. Nice job, Xmas Carmaling. So ngayon, malinaw na sa akin kung ba't Xmas Carmaling. Ayan. Karma tapos, ayun. Siguro yung maling. Maling. Ayan. Kasi mali. Yung mali yung birahin ng donggalo para hindi ka makarma. Ayan. So, ayun. Ito nga pala ulit si Negatibo at ito ang behind bars. Respeto, kapayapaan at pagmamahal para sa lahat. Peace. And I'm out. Boom.